good morning, good afternoon, and good evening online buddies. Sasagutin natin yung mga tanong dito sa YouTube after 10 days. Ngayon lang ako uli sasagot. Pasensya na kayo, sobrang busy sa school. Nagkaroon kami ng brigada eskwela. Tapos nagkaroon kami ng God training. So ito, basahin na natin yung tanong. Ano? Sagutin natin to. Sabi dito ni R, patulong po sir, I am first year BSIE. Gusto ko po sana mag-transfer ng ibang university taking BSCS. Ibig sabihin, mula sa unang course, lilipas siya sa another course, no? Sa next school year pa naman daw, yun. Sabi niya, ayoko pong bumalik sa pagiging freshman. Pwede po ba mag-shift ako ng BSCS sa second sem? Then, magta-transfer ng ibang university upang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Okay, R, ito ang sagot ko. Actually, automatically, kapag ikaw ay nakapag-take na ng first sem or first year first sem, ang mga documents na ibibigay sa'yo o yung magiging pag-aari mo na ay yung documents mula sa college. Of course, hindi ka na back to zero kung ikaw ay ma-admit, ano? Ano ba yung mga papeles na galing sa mga colleges or university? Ito yung mga TOR, o kung walang TOR pa, ay yung Certificate of Grades. Meron din silang tinatawag na Honorable Dismissal, and then meron ding mga clearance yan. Pero what's more important is that yung TOR or yung Certificate of Grades. Sana nasagot ko, R, yung tanong mo, ano? Next, siya rin to. Mayan natin pupusuan. Okay, apat. Limang beses siya nagsesend, okay. May isang tanong dito mula kay Leonard. Leonard, nakagana pa po ba yung voucher kahit late nang nag-enroll? Actually, kahit late ka mag-enroll, ay active or active pa rin yung ano, yung voucher mo. Late ka lang mag-enroll eh. So for example, ang enrollment is yung early registration, yung period of enrollment, na late ka lang. Pero wag namang super late, no? So kaya nga always keep in touch with your advisor. Kasi makaka-receive ka naman ng call dyan eh. So, bago ma-dismiss or bago ma-deactivate yung voucher mo, ay tatawagan ka muna ng ilang beses kung if you are, tatanungin ka lang if you are willing to continue studying. So, meron ka pa rin voucher. Okay, mula kay Jesse. Kay Jesse, sabi niya, good day sir, I have this friend po na grade 12 na sa US. Pagbalik dito sa Pilipinas, bakit pinababalik grade 11 uli siya tapos na po siya ng grade 12 sa US? Grade 9. Second sem nga po pala siya noong nag-transfer siya doon. Sana masagot, napakagandang tanong. And it's our first time to receive this kind of question. Anong problema doon? So yun dapat nating malaman, ano? So syempre magkaiba tayo ng curriculum, okay? Papaliwanag ko sa inyo, magkaiba ng curriculum ang US at ang Pilipinas. So if our system of education today or now, yung ating curriculum ay may sinusunod or hindi akma, hindi kamukha nung nasa US, mag-grade 12 ka uli dito. Kasi di ba magkaiba tayo ng bansa, magkaiba tayo ng state. Kahit graduate ka pa ng grade 12 sa US. Okay? Ganun yun, ano? So magkaiba kasi ng set of curriculum yan eh. Yung mga subjects doon, of course, ay tungkol sa kanilang bansa, ang karamihan, ano? Of course, syempre, doon yung curriculum doon, naka-akma doon sa economy nila, no? Sa bansa nila, kung how they develop their country. Dito naman sa atin, yung pagiging nationalism, pagiging makabayan, lahat ng mga pinag-aaralan natin dito, kung mga nasa K-12 tayo, sabi nga, di ba yung K-12, ano yan? Ano tawag dito? Kailangan na, ang tawag, localization. Kung tagaroon ka sa Luzon o tagaroon ka sa gitna ng Luzon, puro palay, puro bigas, so matututunan mo lahat tungkol sa bigas, ano? Example lang yon. So yung ibig sabihin, yung localization, yung K-12 kasi natin, nababalot yan ng mga lessons na kung saan ay pinopromote ang localities or yung katutubong kaalaman dito sa ating bansa, of course, for the development of our country. Sana naging malinaw yung pagpapaliwanag ko, Jesse. So, obligadong mag-grade 11 ka uli dito because hindi ike-credit dito sa Pilipinas yung mga napag-aralan doon sa US. Okay? Ganon vice versa rin, di ba? Minsan, nagtapos ka na rito pero mag-aaral ka uli sa ibang bansa. Di ba? Graduate ka na rito tapos mag-aaral ka uli doon. So, it's the same with us. Thank you, ha? Maestro Bino Lessons.